Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Boxy TV at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po ang aking channel. Maraming salamat po pala sa mga viewers po natin o mga manonood o tumatangkilik po sa ating munting layunin na makatulong para sa mga kababayan po natin. At ako din po ay nagpapasalamat sa mga butihin po nating mga sponsor, mga OFW na nasa ibang bansa. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at sana po dumami pa po yung mga tumutulong o nag-sponsor para po sa mga kababayan po nating mahirap at mga nangangailangan. Ngayon po mga ka-idol, kukumustahin po natin si Ate Mary Ann. Si Ate Mary Ann, siya po yung may anim na anak na iniwan po ng kanyang asawa. Ngayon po ayun po yung bahay po nila. Kukumustahin po natin si Ate. Tara po, mga ka-idol, samahan niyo po ako. Hello, nandiyan si nanay mo? Si nanay mo? Tao po. Tao po. Hello po. Hello po ate. Hello po, good morning po. Magandang araw po. Pwedeng pumasok ate. Tara po mga ka-idol, ito po si ate Mary Ann. Hello ate, kumusta po? Ito po, kumusta? Mabuti naman po at tuwang-tuwa ako at nandiyan po kayo at gusto ko pong ipakita sa inyo ang pag-improve ng binigay ng tulong sa amin ng puhunan sa pagpaso. Pagpaso. At saka sa ilaw namin. Na sa ilaw nyo, malaking tulong po kasi yung ilaw po namin nakakapagtrabaho ko sa gabi. Mm-hmm. Na hindi po hirap yung mata ko kasi po yung mata ko may ano po siya, nahihirapan po sa dilim. Mm-hmm. Kaya po malaking tulong po talaga yung solar dahil nakakapagawa ko ng paso sa gabi, tapos nakakapaggupit, tapos na nakakapagtanim pa ako sa gabi. Pinapasok ko yung mga lupa dito at saka ano para dito magtanim sa loob. Tapos nakakapagpintura ako. Malaking tulong po yung pagbigay sa amin ng solar ni Ate Cindy. Si Ate Cindy po. Opo. Maraming salamat po Ate Cindy sa solar na tinulong ninyo. Hindi niyo po alam kung gaano po kalaking tulong sa amin yun kasi po magpo 4 years na po akong walang ilaw. Ito po mga ka-idol, napasyalan nga po natin si Ate Mary Ann. Si Ate Mary Ann po mga ka-idol, siya po ay may anim na anak. No ate, anim opo, po yung anak nyo. Apo, anim po yung anak ko. Tapos po si Ate Mary Ann po kasi nung unang napasyalan po namin dito, wala po siyang ilaw. Tapos po napakadilim po dito sa kanilang bahay, no ate? Apo. Tapos po awa po ng ating Panginoon Diyos, meron po nagpabigay po ng tulong si Ate Cindy. Siya po yung nagbigay ng solar light, no ate? Opo. Tapos malaking tulong po sa amin. Tapos po, meron na naman po nagpaabot ng blessing, ate. Yung nagbigay po ng pamuhunan po sa inyo, no? Opo. Paggawa po ng paso. Paso. Opo. Naipagpuhunan ko din po sila sa tanim. Nasa tanim din po, ate? Opo. Bumibili na lang yung benta po ng paso. Yung iba, gastos ko po. Tapos naguhulog po ako para may pinampuhunan po ako sa mga halaman. Bumili mga po laman. Ako ng mga halaman para po, hindi lang po paso, mayroon na po siyang mga halaman. Mga halaman. Opo, nadadagdagan po yung halaman ko. Kasi po yung mga halaman ko po dito, yung mga halaman lang na hindi, yung pang ano lang talaga, yung bumibili na rin po ako talaga ng mga halaman na galing sa benta ng paso. Nag-sponsor po pala nung nagbigay po sa inyo ng puhunan natin si Ma'am Antoinette Doctor sa Charity Prom Page. Maraming salamat po sa inyo at binigyan niyo po kami ng tulong at malaking tulong po sa amin yun. Sa mga anak ko, nandito na lang po ako sa bahay, malaking ginhawa po sa amin dahil nagtatrabaho na lang po ako dito sa bahay, hindi na po ako nagtumatanggap ng mga ano kasi pinupokus ko na po dito na sa kaso ko yung mga anak ko, nandito lang ako, nababantayan ko po sila. At malaking tulong po sa amin talaga, maraming salamat po Ma'am Antoinette Doctors at
charity front page. Supporter group po. Supporter group. Malaking salamat po sa inyo talaga. Malaking tulong po sa amin. Dahil matagal ko pong hinili sa Diyos na bigyan niya po ako ng magaan na hanap buhay. Dahil masyado pong mapait yung hanap buhay ko noon. Te, matanong ko lang po ate, yung pong nangyari po sa inyo, yung pagkakaiwalay po sa inyo ng asawa nyo, pwede ko po bang malaman ate? Kung mamarapatin lang po. Opo, kaso po, masyado lang po talagang mapait. Kasi po, bago po kami naghiwalay, malapit na akong manganak sa bunso ko noon, tapos parang napuno. Bali, buntis kayo ate noon? Buntis pa. Naipanganak ko pa siya nung naghiwalay kami. Mga ilang buwan na yun ate nung bago kayo? Nung naghiwalay kami, 2 months pa lang yung baby ko noon. Talagang wala kaming makain. Iniwan kami ng hindi, wala kaming pagkain. Pero pinayagan ko siya noon na maghiwalay kami at mag-asawa siya ng iba. Bigyan niya kami ng suporta. Tapos, ang sabi ko naman, sabi niya sa akin, oo, sabi niya. Ate, paano yun ate, nalaman niyo po na may ibang karelasyon po yung asawa niyo o sinabi po sa inyo mismo ng asawa niyo? Nung una po, ganito po yun. Matagal na niya po kasing ginagawa na wala siyang inuuwing pera. Tapos, ayaw na niyang umuwi sa amin. Tapos, pag umuwi siya, may pera siyang dala, 1,500, kumisan 1,000. Tapos, pinapahanap niya ako ng 5,600 para pambayad ng tindahan. Tapos, nagsawa na nga po ako sa kagano na ikot-ikot ko na po yung mga tao dito para makapagbayad sa tindahan at sa mga pagkakasakit ng mga anak ko. Yung mga 5,600 na hindi ko nababayaran. Tapos, ang nangyari po, sabi ko, pagod na ako. Alam ko na marami akong utang na ipinasubo mo ko, sabi ko. Pero makikipag-deal na ako, hindi ko na kaya, sabi ko. Hindi ko na kaya kasi naramdam ko, sabi ko na may iba kang babae, sabi ko. Nung una, hindi niya inaamin. Tapos, hindi niya inaamin nung una. Sabi niya, naamin din niya. Sabi niya, hindi daw niya sinasadya, sabi niya. Mula pa nung panganay namin, hanggang ngayon, ganun ang ginagawa mo. Tapos sabihin mo, di ba sinasadya, sabi niya. Pero paulit-ulit niya pa ng ginagawa, opo, ate. Dahil po mahal ko yung pamilya ko, ayoko pong masira, sabi ko. Pero sabi ko, tilit ko binubuo, iniintindi dahil yung pamilya ko, ayoko mawasak. Talagang inaano mo, ate, na pinipilit mong mabuo talaga, opo, na kahit na meron ng pagkakamali po, misteryo. Pilit kong pinapatawad, iniintindi lahat ginagawa niya. Tapos, ang nangyari nun, sabi niya, oo, sige, Ana, pumayag na. Nung una, hindi siya pumayag na maghiwalay kami. Tapos pumayag din po siya kasi nagmakaawa na rin ako sa kanya dahil hindi ko na kaya, sabi ko. Ay, ikaw na mismong nagpaano natin ang isuko na talaga na tama na. Maghiwalay na kami, sabi ko. Ngayon ang nangyari, oo nga, pumayag na kami, deal kami noon, naghiwalay, sikirato lang po yun. Wala pong nakakaalam kasi po para hindi dagdag sa kahihiyan ng pamilya, para hindi kami hugusgahan. Tapos ang nangyari noon, hindi kami talaga pinadalhan. Tapos yun, ang nangyari, nagwala na ako, sabi ko. Para yung support na hindi na po naibibigay. Hindi na po binibigay sa amin. Tapos ang nangyari po noon, dinala niya po yung babae niya sa kapatid niya, inuwi niya dito. Paano mo nalaman ate na inuwi niya? Umuwi po siya sa akin, tapos pinano niya sa akin na sugurin ko yung babae na dinala niya dyan. Gusto niyang ipakita na ipaglaban ko daw siya. Paano yun? Parang inaano niya pa sa'yo na... Opo, ako ang may kasalanan. Ipinataw nila lahat sa akin na bakit hindi ko daw pinaglalaban, at saka ako pa daw lahat dahil siyempre po magsasawa ka ng mag-intindi at mag-unawa. Pero dahil, matanong ko lang atin, wala naman, kung mamarapatin lang po, wala naman po ba kayong nagawa sa asawa nyo na parang pong, parang ano na po siya natin na umanap po siya ng iba, na yung pong ano nyo po, yung mga ano nyo po sa kanya na nagagawa nyo po yung bilang asawa. Wala naman po kayong ganun po na... Wala po. Wala po. Hindi po nangyayari yun dahil tapat naman po ako sa Diyos.
kumukuha lang po ako sa rakas sa Panginoon. Kaya nga po na... Pero mahal na mahal mo na sa mo, ate. Mahal na mahal ko talaga siya noon. Pero nung nagsawa na po talaga ako at nagkaroon na po ng hangganan, nag-expired na po, parang load lang. Parang paulit-ulit na po, opo, no? Opo. Na dahil po sa parang load lang po din talaga ang lahat ng pagsasama na pasensya, pagpapatawad, parang load lang po yan na expired na kailangan na pong... Itigil, no? Ititigil, ganun na po. Tapos ang nangyari noon, iniwan niyo po kami at yun nga po, yung pag-iwan niya sa amin, wala po kami pagkain. Paano yun na? Ang nangyari po dito kasi 2 months pa lang ako ng anak, yung Family Dalumag po, pinagtulungan po nila ako na tulungan. Sino po yung ano po mga sa mga Family Dalumag, yung sila Kuya Winkel. Ah, parang may tumulong po sa inyo. Opo. Bali, kapapanganak niyo pa lang. Opo. Inaantabayanan po nila ako noon. Kahit po tinutulungan nila ako, naghahanap buhay pa rin po ako. Ang mga kaibigan ko po, naasahan ko po sila, sila Ate Ruby. Tinulungan niya po ako na magkaroon ng maestrit ako sa kalakal, sa pangangalakal, sa basura. Sa basura, lahat, opo, no? Opo, nagbabasura po ako. Tapos, pag tinamag po nila kung may magpapupul po ng balasinas, nagpupul po ako. Kasi po, kailangan po sa mga anak ko. Tapos, kapag ka... Pag-uwi po dito, magtatrabaho ko sa bahay, sobrang pagod na pagod ka. Lahat mo ng mga kaibigan ko, naging supportive po sila sa akin. Pero po yung binigyan nila ako ng trabaho, pinagdadala pa nila ako sa bahay. Naging supportive po sila sa akin nun at saka talagang nahiya na rin po ako sa kanila. Kaya itinayo ko po yung sarili kong paa at nanghimagsik na rin po ako nun dahil may nangangalap pa rin po ako nun dahil iniwan nga ako na may lending. Na parang yung siya yung po nagpasulong, ipinasulong niya po akong mangutang ng lending. Sabi niya, wala daw siyang ibang magpakuhaan ng pera, kundi ako na lang daw ang maghanap ng paraan. At yun, dahil na, sinisingil na po kami nung 5-6. Parang umutang siya, tapos iniwan pa. Ako po yung umutang, tapos ako po yung tinustusan niya, na sinabi niya sa akin na babayaran niya. Parang ikaw, parang na, nagamit ka pa niya, no, ate? Bago 9,000 po yung kaya, sobrang pait po yung pag-alis niya sa amin. Kasi may hinuhulugan po ako ng 520 a week. Tapos, ang pangako niya po, ibibigay niya po yun. Tapos babayaran hindi niya, niya po binigay. Tapos ang nangyari po, bukod sa nagpapagal po ako sa landfill, sa sobrang hirap, pagod. Nangangalap ako kahit na may sakit ako, may lagnat ako. Kaya talagang buto na lang ako nun. Pag naalala ko yun, sobrang sakit talaga. Napakahirap naman po nangyayari sa... Sabi ko, Miss, pag bumuulan, basang-basa talaga kami noon. Kasi sirang-sira po yung bahay namin. Nagawa lang po to sa mga kaibigan ko. Kaibigan nyo, ate. Mga kaibigan ko. Ito po, mga ka-idol, ipakita ko lang po yung bahay po nila. Opo, ang bahay namin. Bali, yung bahay nyo, ate, yung bubong nyo lang po, torda, no? Opo, binigay po yan ng kaibigan namin. Tapos... mga kawaya, tapos may pinagtulungan po ang paggawa. Ate, pwede po natin makita yung kwarto po ninyo. Ito po yung bahay po nina ate. Yun po, po. Lahat po bigay. Lahat po ng mga kortina na mga tira nila, binigay sa amin. Dito na po kayo, dito kayo natutulog, ate. Opo. Makasama nyo yung mga anak ninyo. Opo, dito. Tapos yung dalawa ko, anak na lalaki, doon po sila sa kabila. Sa kabila natutulog. Po. Ito po. Nasaan yung kusina nyo, ate? Nandun po sa labas. Sa labas dito po. Dito po pagawaan ko ng paso. Ito yung ginagawa mo ng paso, dito ate. Dito po pagawaan ko ng paso. Parang napakainit dito, no, ate? Opo, kasi mainit. Ano lang yung bubong po nila, bali, torda, no, ate? Opo. Ito po. Ito po sina ate. Ito po yung bahay po nila. Ayan po. Bali, yung labas po ng bahay nyo, ate, ito siya po. Po yung kusina nyo. Opo, dito po yung kusina. Nagkakaway lang po kasi kami. Ito. Nagkakaway po kayo, ate. Opo. Yun yung lutuan nyo. Opo, yun siya yung lutuan nyo. Nagkakaway lang kami, tapos hindi pa nag-isas na kaldera yung mga anak ko. Ano yung ulam nyo, ate? Pwede makita, ate. Pansit kanton. Pwede makita para... Wala na po, ayan, napatikal din. Ayan, sabay nagsasaing. Hindi po, no, kakakain lang po namin, kaso naubos na po. Para naugas na mga yan? Hindi pa, hindi po nahugasan. Pinapahugas ko na. Ate, yung pagbigay sa inyo ng puhunan, ito yung bali,
lumaki na, no, ate? Ang dami, ang laki ng pag... Mamili po ako ng mga tanim. Ayan po, at saka andun pa po sila. At saka tinanim ko na po sila, pinagaano ko na po sila, iniimprove ko na po sila, at malaking tulong po. Malaki yung naibigay na sa yung pang kabuhayan na negosyo, no, ate? Ayan pa po sila, nandito pa po, nandito pa po yung ibang paso. At saka daming paso, no, ate? Opo, tapos meron pa po dito. Ito po. Bali yung po nagbigay po nito si Ma'am Antoinette. Doctors, tsaka po Charity Fan Page. Opo, ang Fan Page Charity Supporter Group po. Meron pa po dito. Kahit pa paano, ate, napalago muna, no? Opo. Marami kang nagawa doon sa mga binigay sa iyo, no? Opo. Kahit ganyan po kalat kami. Maano din po kasi gaul din kasi sa oras kung talagang wala kang kasamang naglilinis sa bahay. Bali, ikaw lang talaga yung umaano sa mga anak mo, no, ate? Iba din kasi yung may kasama ka, no? Yung katuwang mo yung sana yung asawa mo, no, ate? Kaso po, mas ginusto ko na pong maging single kasi po, mahirap na pong, mahirap pong buhay may asawa. Lalo na kung siguro kung naging mabuti at talagang, pero kung ganun na lang din klaseng tao, hindi ko na... Hindi mo na pagkikisamahan natin. Hindi na. Nagsumuko na talaga ako. At saka, dinala niya talaga yung... Sige, dito na lang tayo sa loob. Bakit? Mainit po dyan sa labas dito eh. Dito na lang po tayo sa loob. Yan po. Ito po, ito po kasi yung bahay po ni na ate. Yan po, bali... Ate, ito kubo lang talaga siya, no? Ano po? Binigay lang po kasi yan. Yung pinag-donate lang po yung mga kawayan namin. At saka... Kahit pa paano, ate, yung mga anak mo na pag-aaral mo sila, no? Po asan sila? Yung mga anak mo dito, ate? Eh, ito yung mga anak mo. Opo, yan asan po yung panganay, ate? Ayan po. Yan po si Sherry. Ah, ito yung panganay. Pwedeng ituro mo, ate, kung sino yung panganay dyan. Ito po. Ito po yung panganay. Anong pangalan niya, ate? Cheryl po. Tapos yung sunod po? Si Ivan. Ito po yung bata pa lang siya. Tapos sunod po? Ito si Ayan, tapos si Ren, tapos ayun, yun yung baby ko, tapos ayun si Vicente, asan na ba yung andun sa taas. Well, kahit pa paano, pinipigit mo mag-aral yung mga bata, no, ate? Nung wala dito sa akin yung panganay ko, grade 9 na siya. Nakapag-aral ko naman po sila. Ito po mga ka-idol, kahit na po mag-isa po si ate dito na iniwan po ng kanyang asawa, nagsusumikap po si ate na maitaguyod niya yung mga anak niya, no? Halos po, gumapang ako sa putik. Mabuti na nga lang po kung namatay na lang ako noon kaysa yung dahil kung talagang tutusin, grabe po talaga ang hirap nung iniwang kami. Isang beses lang ako kumakain, basta yung mga anak ko pinapakakain lang po ng mga taong tumutulong sa akin. Pero yung nasabi mo sa akin, ate, itong bahay niyo hindi ganito pa, hindi ganito na... Dati mas sira talaga to. Isirang-sira, tas tumutulo. Pag umuulan talaga, basang-basa kami, pati mga damit. Ito pa nga po yung picture ng bahay namin noon. Ay, may picture. Bakit, ate, may picture po kayo? Eh, kasi po, naglaban po ako sa demanda. Nagdemanda po kasi ako noon dahil po, isang taon po kaming hindi binigyan ng sustento. Tapos... bigla po nilang naisip na bigyan kami ng sustento pero in-stop din nila yon. 7 months lang po silang nagbigay. Bali, nagkipag-ano ka sa barangay, gano'n ate? Hindi or... po, sa abogado po. Abogado? Opo, ano sa yan? Dito po sa Tarlac, Bali, sa Republic of the Philippines, City of Tarlac. Bali ate, ang asawa niyo po talaga, kasal po kayo? Hindi po, kaso po mayroon pong meron pong batas na yung abandoned father. Parang yung pag inabandon na po yung sustento ng mga anak ko. Kaya yun po yung, at saka yung pong panghininakit ng kalooban ko, yung ginawa sa akin. Ito po yung sa demanda. Yung papel ko sa demanda. Kasi at saka may kasunduin din po kami na kapag tinigil po yung sustento ay pwede po siyang mabuhay ulit. Ito po yung bubuhayin po ulit. Ayan po, affidavit of yung inatras ko po yung kaso. Pero kapag inkis daw po na hindi sinuportahan at hindi po pinagpatuloy at no interest longer, sabi naman, ay pwede daw po ako magdemanda ulit pag hindi daw po sila
Bakit ate, yung kailangan, bakit ginawa mo pa kailangan na magdemanda? Hindi niya talaga sinusuportahan nung una yung mga anak niya. Nung una po, isang taon po siyang hindi nagbigay. Tapos nagkasakit po ang mga anak ko. After 1 year, nagkasakit po sila. So naisip niya na magbigay na. 7 months lang po yun. Nagbigay, umpisa po nung 1 year na yun. Tapos bigla po niya naisip na magbigay siya. Nagbigay po siya umpisa noon na March. March, nagkasakit po yung mga anak ko. Sunod-sunod po sila. Wala po talagang tigil. Ngayon ang nangyari po, nagbigay po siya ng March hanggang October lang po. In-stop niya po pagdating ng October. Kasi daw po mag-a-abroad daw po siya. Eh ngayon po, sabi ko naman, kung ano yung na-discarte niya, ba't di niya bigyan ng mga anak niya? Kasi yung mga anak niya hindi po aso na pwede sabihin kumain na lang sila sa basura. Napakahirap naman no ate. Parang ayun. Talagang pinipilit mo pa ng ate para sabihin sa asawa niyo na opo, no? Pinapaalala ko po pilit, sabi ko, hindi ako magdidemanda kung gagawin mo bilang ama at yung responsibilidad niya. Responsibilidad mo bilang ama, huwag mo talikuran. Sabi ko dahil hindi ko siya hinayaan. Hinayaan ko siya na mag-asawa ng iba at hindi ko siya hinabol. Pero yung sabi mo nga ate, pinabayaan mo na lang siyang mag-asawa para kahit papano, yung sustento na lang. Sustento po yung hinahabol mo. Pero parang hindi niya parang maibigay. Opo. So, October po, hindi nag-stop po sila ng October. Nagdemanda po ako noon, November. So, nagbigay po sila ng last... Binigyan po nila ako ng last December, 3,000. No? Tapos, October. Tapos, December po, November po, nagbigay sila. Tapos, December, January, February, March. April pa po sila nagbigay ulit noon. Kaya po talagang pinagpatuloy ko yung demanda, sabi ko. May picture ka. Ano yan, ate, yung bahay po ninyo? Ito po yung bahay namin, kaya po nagpa-picture kami po. Pwede makita ate? Ito po. Andi, sige ate, pakita ito mo po. Ate. Kasi po, naglaban po kasi ako sa demanda sa sustento ng mga anak ko. Bali yung bahay nyo ate, yung kubo nyo, itong ano nyo, hindi po ito. Mas ano siya dati, no? Oo, oh, grabe, mas grabe po yung dati. Ayan po, lasak po talaga ito na dito sa loob. Opo. Kung talagang, talagang ulan ng ulan, basang-basa po talaga kami yun. Tapos, ayun po, sa awa po ng Diyos, may mga kaibigan po ako mga tumutulong, marami po sila. Sinong umayos nung itong bahay nyo? Bali, dati talaga, dapan-dapa yung bahay nyo, no? Opo, una po, marami po akong kaibigan sa Lampel, yung mga kaibigan ko sa pagtatanim ng mga balasenas, tinutulungan po nila ako. At saka sila Kuya Jason nga po sa Family Dalumag, yan po, tinutulungan po kami nila sa paggawa ng bahay. Parang inayos yung kubo nyo, nilagyan po, ng korda. Inayos po nila at binuo po nila na kahit na ganito lang po, at least safety naman po kami. Nung bagyo nga po, matibay po ito nung bagyong malakas. Talagang matibay po ang paggawa nila kasi po, bukal po sa puso nila ang paggawa nila sa bahay namin. At ito nga po, ito po yung yung sustento ng mga anak ko, at mayroon po kami kasulatan na kapag hindi po nila inintiresan at dinagdagan at in-stop pa nila, bubuhayin po namin yung demanda. Okay. Pero ano yung ano mo ate, yung pinaglalaban mo para yung, sa mga anak po ninyo? Yung pong para sa mga anak ko kasi po, talagang maano po talaga sila, mahirap pong malakas po talaga ang nila. Sa pang-araw-araw sa loob maghapon. Yung 500, iubusin mo yun. Sa maghapon lang, yung bigas, 3 kilo. 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 1 kilo sa gabi. Tapos nag-aaral pa. Yung ulam pa. Tapos nag-aaral pa sila nun. Tapos yung mga pangangailangan nila, kasi hindi naman po sila pwedeng walang merienda, nagbawala po sila. Tapos yung ayaw naman po nilang palaging walang ulam. Siyempre po, ang ulam mahal po. Kahit po nagugulay ka lang, talagang gagastos ka pa rin. Tapos yung mga kape, mga gamit sa loob ng bahay, yung sabon. Ito po lahat. Mga ka-idol, ito po pala yung... Ate, ito po yung anak niya, panganay po ninyo. Pangalawa po. Ah, pangalawa. Anong pangalan mo to eh? Ganito. Ay, sabahan mo si nanay mo, dito ka. Ako po pa dito. Sige ba, dito ka po pa. Ito po pangalawa niyong anak ate. Opo, pangalawa. Sige, ban, upo ka ban, para makita ka dito. Bali, nag-aaral ka ngayon? Opo. Anong grade ka na? 6 po. Grade 6. Nung nangyari sa inyo ng nanay mo, nung nagkakaisip ka,
Tapos yung nagkahiwalay si nanay mo, tatay mo, gano'ng kasakit sa'yo? Gano'ng yung naramdaman mo? Siyempre, dati si tatay mo tinutulungan si nanay mo, tapos biglang nag-asawa si tatay mo. Gano'ng kahirap sa'yo? Gano'ng kasakit sa'yo? Para po, dinurog po yung mga pangarap ko po. Pangarap mo? Pero ano yun, yung nangyari sa iyo, talagang sinisisi mo yung tatay mo? Hindi po. Hindi mo sinisisi? Hindi ka nagtatanim ng sama na loob? Hindi man po. Pero masakit para sa iyo na iwanan kayo? Opo. Lalo na si nanay mo, nagsasakripisyo siya, no? Pag nakikita mo si nanay mo na umiiyak, anong sinasabi mo sa kanya? Anong sinasabi mo para gumaan yung loob niya? Ito po mga ka-idol, naiyak po si ate at si ang anak po niya, talaga pong yung nangyari sa kanila, talaga pong dinurog daw yung pangarap niya na yung aasahan mong tutulong sa'yo na mapag-aral kayo, no? Yung tatay mo, no? Tapos ngayon si nanay mo, tinutulungan mo siyang magtrabaho ng pagtitinda. Nasabi sa akin na nanay mo, tinutulungan mo daw siya, no? Pero ano yung pangarap mo na gusto mong marating? Kahit na yung nangyari sa inyong pamilya na iniwan ka ng tatay mo, ano yung pinapangarap mo na maabot mo, sa pangarap mo na matapos mo? Maging pong engineer. Engineer. Para pag nakatapos ka, matulungan mo yung mga kapatid mo, no? Opo. Tapos mapaayos mo yung bahay nyo. Opo. Pero si tatay mo, wala ka namang inaano sa kanya na sama na loob. Opo. Huwag kang magtatanim na sama na loob. Opo, hindi ko sila tinuruan. Inano ko lang sila dahil tatay nila yun at tayo ko na magalit sila. Kasi pagdating din po talaga ng araw, bagsak naman din yun sila sa mga anak ko. Hindi man sa akin dahil may malaki na sila nun eh. Hindi ko sila tinuruan na magalit sila ng ganyan sa tatay nila. Mahal naman nila. Yung gusto ko nga, di man niya naranasan na makapiling ang tatay niya. Pero niya mahal na mahal niya yung tatay niya. Kung makapag binibiro po namin, sakaling kunata si tatay mo, tapos nagagalit siya sa amin, babatuhin niya kami, love ko si tatay ko, sabi niya. Ano yung, na kung sakali, kung mapapalud ng tatay mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Marami po salamat sa iyo, itay. Kahit po paano natulungan niyo po kami, kahit mali po yung nagawa niyo sa amin, pwede naman po kayong mapapatawad. Napatawad mo siya? Oo, tama yun. At dasal lang, kung ano man yung nangyari sa inyo, yung tatay mo, basta't magsumikap ka para sa nanay mo, para sa mga kapatid mo, para kung makatapos ka, at tutulungan mo yung mga kapatid mo, tapos mapapaayos yung bahay nyo, no? Opo. Ano naman yun eh? Lahat naman sila, mahal naman nila yung tatay nila. Pero napaka-bilib ako sa mga anak mo, ate, kahit na yung nangyari po sa inyo ng asawa nyo, ay hindi po sila nagtatanim ng sama ng loob, no? Hindi ko po sila tinuruan, kasi masama po yung babalik din po sa akin yun. Kapag po kasi gumanti ka sa isang masama, ikaw lang din ang magpupol. Aanihin mo lang din ang ganti na ipinataw mo, kaya hindi ko po na magalit sila, ganyan. Pero sinasabi ko sa kanila na intindihin ninyo ang hirap at bagot ko dahil alam niyo naman yung sitwasyon natin. Parang sa kanila din kasi, ate, yung paghihirap niyo para sa pag-aaral nila, no? Yung talagang pinipilit mong itaguyod sila para sa pag-aaral nila, para po sa pagtanda nila, magkakapamilya sila, at hindi sila matutukso na wala silang pinag-aralan, makakapasok sila ng magandang trabaho. Para sa inyo din yun, Toy, na yung ginagawa ng sakripisyo ng nanay nyo. Ngayon, sa pagmumodule, gusto nila ako yung magmumodule. Dapat mag-aral kayong mabuti, tapos huwag kayong pasaway sa nanay nyo, maging mabuti kayong tao, hindi lang sa mga ibang bata. Nahirapan nga akong ang hirap. Kasi, siyempre, kapag ka sobrang pagod mo, no, ma-stress ka sobra-sobra. Pero, ate, bilib ako sa mga anak mo, ate, kahit na yung nangyari po sa kanilang tatay. Pero, ito, ate, kasama mo siyang nagtitinda? Oo po, kasama ko po siyang nagtitinda. Yung nilalakad nyo, nakwento mo nung una dati. Naglalakad lang po kami. Ilang kilometro yung nilalakad? Malayo po, alam nyo po ba yung
ano dito, yung dapdap at saka itong pag-asa. Nilalakad ko lang po yan papunta, tapos pauwi. Tapos siyempre naglalako ka pa sa buong pag-asa, pupunta ka pa sa dapdap. Ito po mga ka-idol, ito po yung anak po ni ate. Si Ivan, no ate? Ivan. Ivan, napakabait na po niya anak. Yung mga anak po ni ate, kahit papano, hindi niya po tinuruan na maging magalit po sa kanilang tatay, bagkus po. Sabi nga po ni Ivan, yun nga, sinabi nga po na kaya naman daw po nilang patawarin. No, Ban? Opo. Pero si nanay mo, mahal mo si nanay mo, no? Opo. Yung pagsisakripisyo niya, no? Kung ano, sakali na maipapadama mo kay nanay mo, mayayakap mo si nanay mo ngayon. Mayayakap mo si nanay mo para kahit papaano mapawi yung kanyang pagod. Dapat minyayakap niyo yung si nanay mo. Tapos sinasabi mo sa kay nanay niyo na mahal niyo siya. Kahit na anong nangyari, nandito kayo na sumusuporta kay nanay niyo. Kasi kung hindi niyo ano yung si nanay niyo, mahirap. Lalo na wala yung ulo nila. Dapat huwag matigas ang ulo. Mayayakap mo ngayon si nanay mo. Yakapin mo nga si nanay. Yan. Ayun po mga ka-idol. Ipakita mo sa nanay mo na mahal mo siya. Lalo na wala na si papa nyo. Kayo lang dapat magtutulungan. Sabi ko nga po sa kanila yun eh. Tayo na nga lang magtutulungan, sabi ko. At magsumikap lang ate at may awa pong Panginoon Diyos at magdasal lang po lahat po ng nangyayari po sa atin. Wala naman pong binigay ang Panginoon Diyos na hindi po natin kaya. Magdasal lang po at magsumikap lang po at alam ko po makakayanin niyo din po ito. Ito po si Ivan. Napapaluha po. Yung nangyari po sa kanila, hindi niya po nagtatanim ng samang loob po para sa tatay niya pagkus po. Kaya naman po nilang patawarin. Kung hindi naman din tayo kay papa niyo, wala din kayo dito. Pero kung yung nangyari sa inyo, basta't mag-aral lang kayong mabuti at maging mabait na bata at maging magalang sa mga ibang tao, no ate? Ito nga po, napasyalan po natin uli si Ate Mary Ann. At napakabilib ako sa iyo ate, yung ibinigay po sa iyo na solar, binigay po sa iyo yung pamuhunan na palago niyo po. Apa. At nagsusumikap po kayo. Apa. At kahit na po mahirap na nangyari po sa inyong pamilya na iniwan po kayo ng asawa niyo, pero po pinagpupursigin niyo po mapag-aral yung mga anak niyo. At mayroon po silang takot sa Diyos at magalang ng mga anak niyo ate. Apa. Ngayon po ate, mayroon po kaming ibibigay uli sa inyo. Ito po ate. Nagbigay po pala nito si Ate Jinya Mendoza. Jinya Mendoza. Maraming salamat po Ate Jinya. Maraming salamat yan, po. Yan ate, may bigas po dyan, 5 kilo. Ay, maraming salamat po, may grocery. May sardinas po, noodles, biscuits. Ay, maraming salamat. Praise God talaga, dinilig talaga ng Diyos yung panalangin po kasi nagdadalamhati talaga ako nung mga 3 days na. Ay, nung linggo ba yun o Sabado? Ate, matanong ko lang po, kung yung pagminsan po dumarating din po sa inyo na hindi naman po natin maiiwasan na parang minsan napapaisip din po tayo na parang ang hirap ganun, di ba ate, na parang sumusuko ka na ganun, no ate? Ano yung pinag-uugutan mo ng lakas ate para ipagpatuloy mo yung laban ng buhay ate? Yung Panginoon, ang Diyos, kasi ang sabi naman niya, paano mo mapagtagumpayan ang lahat ng hirap kung agad ka sumuko at kung hindi ka magiging matibay at matatag. Sa Diyos lang ako kumukuha ng lakas lahat. Kaya sa bawat panglalait sa akin, sa bawat paratang na ibinibintang, sa bawat lahat ng ano, nagbabasa lang ako ng salita ng Diyos para gumagaan yung loob ko at lumalakas ako. Kaya yun lang po. Kaya sabi nga po sa Jeremiah, paano mo malagpasan ng lahat kung mahina ka at hindi ka kung agad kang susuko. Kaya yun lang po yung pinagkukuhaan ko po ng lakas talaga. Kasi lahat naman po nangyayari sa buhay ko, hindi ko po malalaman lahat ng pagkakamali ko, pagkakasala ko kung hindi po ako naparusahan ng ganito.
At saka talagang lahat po ng ano, hindi po tayo magigising sa ano, kung talagang hindi natin malalaman lahat ng pagkakamali natin kung hindi tayo nagdadanas ng kahirapan, pagdudusa. Parang inaano mo ate na yung nangyayari sa inyo, hindi ito yung inaano mo sa Panginoon, parang sinisisi mo siya. Bagkus yung nangyayari ito para maalaman natin malalaman, na may Panginoon. Meron tayong pagkakamali at pagkakasala. Gaya po na sinabi ko na wala pong kasalanan na hindi po pinagbabayaran. Mm. Kaya po sabi ko po, kaya po, pinaranas po sa akin ng ganito, Diyos naman po din yung tumulong sa akin. Para kay papano mabigyan. Opo. Na sabi ko, patawarin mo na ako, Panginoon. Sabi ko, sa iyo naman talaga ako nagkasala. Sabi ko, Eric, hindi mo mapatawad. Ano naman nangyayari sa amin? Sabi ko, patawarin mo ko sa ikaw na lang. Ikaw lang naman talaga ang kandungan ng mga taong inaape at nahihirapan. Pero hindi ko yung nagkasala ate. Ang nagkasala yung asawa mo. Siguro naging nangyari lang sa inyo ate. Para yung nangyari po sa inyo, parang na ano na lang na merong Panginoon na gumagabay sa atin yung nangyayari. Parang minulat niya lang tayo ate. Kasalanan ko rin kasi pinaglalaban din ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Kinuha nila ako, pinadala nila ako ng pamasahe. Para lang, parang yung nangyari sa inyo, ayaw talaga nila dun sa asawa niyo dati? Hindi po sa ayaw. Ang gusto nila, doon nila kami manirahan sa amin. Tapos, taga saan ba kayo ate? Sa probinsya? Sa Butuan City, Mindanao. Sa Butuan City, Robinson. Doon po kami. Malapit po kami doon sa Butuan City, Butuan Robinson. City? Opo, ate, ito, ibibigay ko yung pagkakataon. Yung kung sakali, kung yung salita nyo, mga yung mga kapatid nyo, mga nanay nyo, mga kamag-anak nyo, kung ano yung nais mong maipaabot na mensahe sa kanila, eto ate, ibibigay ko yung pagkakataon natin. Nahiya na po ako lumapit sa mga kapatid ko kasi tinutulungan po nila ako noon, tapos ayun po, lumayas nga po ako sa amin dahil po para lang maipaglaban ko yung pamilya ko. Pamilya at pagmamahal mo sa asawa mo. Opo, no, kasi ayoko din po na pumunta siya dun kasi po baka magkakagulo lang dahil galit po yung mga kapatid kong lalaki sa kanya kasi po dahil nga sa nangyari sa amin. Sige ate, ito yung pagkakataon, yung salita nyo sa probinsya nyo. No? Ito, baka marinig na mga kapatid mo, mga oo, magulang. Nga. Sige ate, ayun po. Sorry ma, pa. Tapos, gusto naman talaga nila akong tulungan noon eh. Ako lang talaga ngayon dahil gusto kasi nila tanggapin ko ulit yung asawa ko. Sabi ko hindi nga kasi talaga pwede. Sabi ko ayoko na talaga magsama kasi hindi ko na kaya pagsamahan. Ano yung salita niyo doon ating? Bisaya. Sige te, eto yung ano, baka maano nila. Ma, pa. Nagsikap na lang po. Tapos daghan na po yung tao na nitabang na mo. Lahat ng trabaho ginawa ko. Nakapaglabada, magpupul ng talong, magbasura, para mabuhay kami ng mga anak ko. At saka, nakapaglaban na rin ako sa demanda. Para yung sustento ng mga anak ko tuloy-tuloy. Kaya hindi ko na rin sila inistorbo kasi panahon na kung sino yung may kasalanan sa pag-abandona ng mga anak ko, siya na lang yung mananagot at hindi na kailangan yung mga magulang ko na sila yung pahirapan ko para sa mga anak ko. Ate, bago kami aalis ate, ano po yung masasabi niyo po sa asawa po ninyo? Kung sakali po na mapanood niyo ito. Ito po ate, ito po yung pagkakataon na kung ano man po yung gusto niyong ipaabot na mensahe sa kanya. Ayusin na lang niya yung sarili niya. Congrats. At pagpatuloy niyang
bigyan ng maayos na sustento naman yung mga anak niya. Yung sapat kasi alam niya kung gaano kamahal ang lahat ng halaga ng pangangailangan sa loob ng maghapon, di ba? Gastusin na. Yung gastusin sa loob maghapon talagang mahal lahat, talagang kahit na anong gawin mo, eh talagang maano ang pagbabudget, mahirap po talaga ang pagbabudget, kaya wag na lang niyang balak-balakin na i-stop na naman yung stento. Magdasal lang po at laban lang ate, ipagpatuloy lang po yung pagpuporsige nyo. At alam ko naman ate, hindi naman po ibibigay ng Panginoon Diyos kung hindi nyo kaya, no ate? Opo. Ate, ito po, baka sakali kung yung pong mga, yun po, yung mga pamilya nyo po sa Bisaya, ayan po, mga nanay nyo po at ate nyo, baka may gusto kayo pong kahit papano masabi sa kanila na sa Bisaya ate, para marinig nila ate. Pasensya na mo mapa, mga igsoon ko, pero nagkamot man kong maayo, daghan po'y tao na nitabang sa amo tungod sa akong sitwasyon, pero hindi pa rin digan na gid na ako, ngawa na ko nakibalik sa Kang Abra. Ako naning kamot magmaayo, tanan na trabaho ako nang gisulod para lang makaon mi. Makipaglabad ako sa kalahating araw, tapos ugto paguman sa pagpaglabada, magbasura, tapos alas 4 magpupulog talong, tapos kinabukasan magtinda, tapos ang kibali yung isang araw ginagawa kong tatlong trabaho sa loob ng sa sulod sa isa ka araw, maugali nga nabuhi mi. Okay lang na wala na ko ninyo na tabangan, basta lang maayo ang inyong kahimtang o maligtas. Basta maprotektahan lang ng Diyos ang kalusugan ninyo, hindi na ako magagalit, hindi ako magtatampo. Basta lang ligtas lang kayo, wala kayong sakit, kumpleto kayo at mabuti yung nasa isip ninyo, nagkakapatawaran at maayos, walang nagkakagalit. Basta ligtas lang kayo, masaya na ako, hindi na ako magtatampo na hindi niyo ako natulungan. Wala na, hindi ako magagalit. Ate, anong man yung pong nangyayari po, yung mano po, basta't po magmahalan po kayo at yung pong pamilya nyo po, sila din po yung alam ko po na magmamahal po sa inyo kahit na ano po yung nangyari, yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo. Sige po ate, alis na po kami. Sana po sa pagbigay po namin sa iyo at pagkumusta po namin sa inyo ngayon, sana po makatulong po yung binigay po ng ating buting sponsor na si Ate Jinya Mendoza. Maraming salamat po Ate Jinya Mendoza at hindi mayroon po kami, pinadalhan mo po kami ng bigas at grocery. Mayroon po kaming tatlong araw kakainin. Opo Ate, kahit paano. Maraming salamat po, malaking tulong po yun sa amin dahil alam niyo naman po yung gastos sa loob ng maghapon. Talaga pong hindi po biro ang mga presyo na bilihin ngayon. Lalo na po dito sa Kalangitan, talagang mahirap mataas. Sa bundok dito, yun ate. Opo. O sige ate, alis na po kami. Maraming salamat sa'yo. Nasaan si Utoy? Toy! Toy, alis na kami. Dito Toy. Ito po yung anak ni ate. Ito. Alis na kami Toy, basta't mag-aral kang mabuti, no? Opo. At lagi mong gabayan si nanay mo. At mag-aral yung pag-aaral nyo kasi pag nakatapos ko matutulungan mo si nanay mo, no? Opo. Sige, alis na po kami ate. God po, bless po. Salamat po. At, maraming salamat. Dasal lang po ate. At po ate, babay po. God bless po. God bless po. Maraming salamat din po pala sa butihin po nating sponsor na si Ate Jinya Mendoza po. Maraming salamat sa iyo ate. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, gabayan po niya kayo at iligtas niya po kayo araw-araw, minuto-minuto. Maraming salamat. Opo. At maraming salamat din po kay Ate Cindy. Sa nabigay po sa solar namin. Maraming salamat sa Cindy. Pagpalain po kayo ng Diyos. Protektahan niya po kayo sa araw-araw ang pamilya ninyo at bigyan niya po kayo ng kalakasan at maraming salamat din kay Ma'am Antoinette
doctors at sa Charity Frampage Group. Maraming maraming salamat po sa inyo talaga. Malaking tulong po yung binigay niyo sa amin sa pagpapasuko. At napalago ko nga po, namili na po ako ng mga tanim. Yung po mga bumibili sa akin po, may tanim na po. Pero hindi naman po siya ganun kamamahal. May maano lang talaga yung mga kaya lang na mga bulsa nila. At least meron po akong income araw-araw na hindi ko na po kailangan magpapakamatay sa hirap ng pagtatrabaho. Maraming maraming salamat maraming, po maraming sa mga salamat. Tumulong po kay Ate Mary Ann. Ang si Ate Cindy, si Ma'am Antoinette Doctors, at ang Charity Frampage Supporter Group po, maraming salamat po. At ngayon po nahandugan po natin si Ate ng simpleng tulong po na konting grocery na pinagalup po ni Ate Ginya Mendoza. Maraming salamat po sa mga sponsor po natin. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoon at sana po dumami pa po yung kagaya niyo po may mabuting puso para sa mga kababayan po natin. Simpleng pamumuhay lang po at naandugan po natin ng tulong. O sige po ate, alis sige na po kami. God bless po. Salamat po. Maraming, maraming salamat po. Bye-bye. Po. Thank you po. God bless po ate. Sige po. Hello, Boxy TV. Ayan, thank you so much sa suporta at pagmamahal sa ating mga kababayan. Pagpatuloy mo lang ang iyong ginagawang charity vlogs, ang humanitarian vlog mo, at pagpapalain ka ng ating ama. At ako ay hanga sa iyong kabutihan, pagpalain ka ng Diyos. On behalf of Pugong Biyahero Team, maraming maraming salamat sa iyo, Boxy TV. At sa mga kababayan po natin na nanonood, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang kanyang YouTube channel, Boxy TV. Maraming maraming salamat ha, and God bless sa iyo.